kasi kadalasan mangyayari sa matatanda, Angel, Rina, Kikai, you have the high flow type of priapism. Remember the high flow type of priapism? Yes. Yung arteries natin, masyadong mabilis, di ba? So it's not painful, but it's semi-rigid, di ba? That's what the aging man wants to achieve, eh. Basta magkaroon lang ng erection. But the problem is, baka sa sobrang bilis ng arterial flow mo at yung puso mo hindi namang kayanin, yun na yun. You get the problem with that. What about... Go ahead, girl. Go ahead. What about yung mga alcohol and illegal drugs that can they cause priapism? Mga hinihit-hit at mga kung ano-ano. Unless you have actual history of priapism and on possibility of anger, you might have the condition. But alcohol can stimulatory, eh, di ba? Mm-hmm. Sabi natin, Angel, it can be stimulatory. Now, when you look at the definition of priapism, walang stimulation, eh. Walang arousal, tumatayo na lang siya. Eh, di ba? Oo. So ang tanong natin, kung you have alcohol or drug and na stimulate ka, that might not be considered a true priapism kasi na stimulate ka, eh. Tapos tingnan mo rin kung babaan siya, unless sinasabi natin the drug that was taken to you have converted from a stimulation to a non-stimulation after. Yung withdrawal after ng drug, baka tuloy-tuloy siya, hindi na bumaba ang male sexual organ. That can convert from a transitory priapism to a true priapism, which is more problematic later on. Pwede yung mangyari, ah. Pag yung dose na iniinom mo, yung tuloy-tuloy. What about Doc Joseph, yung mga dinadialysis, no? Can they also have priapism? Kasi 'di ba parang may hypoxemia na sila because of the dialysis. So pwede ba 'yon mag-cause ng priapism? Or is it unlikely? Maganda yung ano mo, kasi when you talk about yung mga high type of flow ng priapism. When I say again high type, inuulit ko para maano ninyo, arterial, di ba? Kasi pag dinadialyze ka, you put in better perfusion and better oxygenation. Mm-hmm. Baka magkaroon ng semi-erection, oh, di ba? Magkaroon na, sabi ko, baka magulat ang doktor, "Uy, bakit nagkaroon ng ano?" Maganda rin 'yan kasi if the patient already, especially if your patient has already a long conflicting chronic renal disease, at baka meron na rin siyang transitory erectile dysfunction, baka Angel makakatulong konti, hopefully, because of yung oxygen, better oxygen perfusion na inalagay mo. Unless na nakukulangan ka, mas hindi maganda ang erection mo, no? Ako din, Doc Joseph, may katanungan. Ano? Curious talaga ako dito, ano? Kasi talagang first time ko lang talaga siyang narinig. Hindi ko lang akala na condition pala ito. Ano ba ang itsura ng isang lalaki na mayroong priapism? Tama ba, priapism? Mapula ba to? Mapula ba siya? Namamaga ba yung itsura? May pamamantal ba? You know, kung titingnan natin, ano, if we're going to look at it sa ating mga mata, ano bang itsura noong kanilang There's no really special features, no. Mm-mm. The only thing that you will see is like the whole male organ is just rigidly erected. Sending radiation. Oo, yes. ang ano lang ng pasyente mo, Erica. Alam ng guy na it's wrong. Yeah. Parang there is something wrong. It's not normal. It's not coming in normal. Yeah. I didn't ask for this. Mapipil nila yung rigidity is mas max, may maximum. Alam mo kasi yung tama lang na tempo, ito kasi parang iba na. Parang banat sobra, yun yung tatawag. Yan, tama yung banat na banat sobrang ganon.
Pwede nang ano, makabasag, parang ganun. Makabasag pinggan, ganun. Oo. Pero Doc Joseph, ito ah. Kaya kasi based sa mga explanation mo, no, so more likely doon nga sa age group na sinabi mo, and yeah, then yung may mga comorbidities, di ba? Pwede ba yung halimbawa let's say for example, merong mga toxic infections, like mga bites, ganyan. Could that cause priapism also yung mga, siguro non-schemic yung tawag doon na priapism. Will that cause? Hindi masyado. But psychological, kunyari. Oh, oh. Psychological. What do they feel? Will that cause priapism ba? Psychological kasi there is a transitory stimulation eh. There you feel it. Then you have to ask, like, especially for mental health, di ba, Angel? Yung mga eksperto. Lalo parang, ano bang napifeel mo? Pag sinabi talaga ng pasyente, I feel aroused, I feel I'm dreaming of somebody, there is stimulation. Mm-hmm. And when there is stimulation, and the patient has erection, hindi siya true priapism. You have to go back to the definition that priapism, walang stimulation, unwanted stimulation. Kusa lang siya. Parang tipong nasa meeting ka, tumayo, ay, huy. Bakit? Uy, umayos ka. Bakit? Oh, correct. Now is that the time. Those words, parang... Uninvited siya. So this is... Kasi walang stimulation, wala kang mental. You have to remember, stimulation can be mental, to auditory, hear. Visual. You hear things, visual, of course. Can stimulate. Oral communication is a stimulatory thing, di ba? Mm-hmm. Makikita mo yan eh. Pag nagsama-sama yan, then you get a complete stimulation for the arousal of the male organ. Diba? Oh. Yun ang ano yan. Diba? Marami kong natutunan. I love it. After po, Doc, nung kunya, sabi niya, ini-inject siya, diba, para kumalma at mawala yung priapism. No? After po ba nun, may mga medications na along the way, will that be yes, forever medication or there's a specific duration? We give you medication and we will ask you to come back for a series of Doppler examination. Para makita yung flow, venous and arterial flow. Kasi baka maulit eh. Mm-hmm. Baka maulit. Ayaw mo naman, magka-record ka sa emergency room, ay, ito na naman. Malamang, si Mr. Baka yung nag-duty na nurse, lagi kang makilala, oy, sir, ano, injecting ko na suki naman ba? Suki ka na. Diyos ko, Lord. Ayan na naman problema. Erika, ayan na naman problema. Oo, hindi na naman ako, pare. Okay. Sige. So, yun ang ano natin. I explain ko, kasi this is a condition that we seldom really talked about, but you can see it in the urological context, especially sa sexual health aspect namin. We see this, and this is something that we have to take a look. And it can be serious if it is not managed properly. It can get worse if it's not managed again by specialists. Nako, wag ano ha. You have to remember, for male SPC, that is a sacred organ, one of the sacred organs that we use in order for the passage of our semen, di ba? Daanan niya na ano, yan ang pinaka-EDSA ng semilya natin. Pag na ano yan, wala Holy na. Grail.